Di ba ito yung sapling na meron tayo ngayon? Tingnan mo, kakainin ko. Masarap kaya to? Ay, masarap siya! Masarap yung sapling, oh. Tingnan mo, oh, nag-regen ka agad ako. Oh my goodness. Kamusta ka, barkada? Tayo nagbabalik sa Kadacraft at nandito po tayo sa ating kauna-unahang bahay, mga kabarkada. Sobrang nostalgic. Sobrang tagal na pala, no? 9 months na, mga kabarkada, yung Kadacraft Season 3. Oh my goodness. Very, very long. At siguro nagtataka po kayo, bakit ka nandyan, Kuya Sly? Andito pa pala yung first diamond natin, ano? Kasi may kukunin ako dito sa may second floor, mga kabarkada. At ito po yun, yung enchantment table. Yun lang. Kukunin ko lang talaga yung enchantment table kasi may gagawin tayo actually. So ang gagawin ko po ngayon, mga kabarkada, ay kailangan ko po kasi, mga kabarkada, ng maraming sapling. Ito pong 2 stacks ng oak sapling. Galing po yan kay Lady Sue. Binili po natin yan, mga kabarkada. Kailangan po natin punuin, mga kabarkada, ito pong lugar. Gaano ba karami dito? Oh my goodness, 5 pala yung tao. Kaya pala medyo nahirapan yung server magload ng chunks. Oh my goodness. Gusto ko, mga kabarkada, palibutan yung industrial district ng mga puno. Wala lang, gusto ko lang talaga siya palibutan ng mga puno. Kasi nung ginawa natin itong industrial district, sobrang daming puno dito. Tapos nakakahiya naman kung hindi natin ibabalik yung mga puno na yun. So ang gagawin ko ngayon, aayusin ko muna itong squid farm natin. I-elevate ko siya, mga kabarkada. Tapos kukuha ko ng mga iron blocks, itataas ko to para malagyan natin ang pundasyon to at maipantay natin siya dito bago natin lagyan yung mga puno. At the same time, kaya kung kinuha yung enchantment table, ilalagay po natin yan dito sa STM. So pasok tayo dito sa STM dahil meron po tayong kailangan i-enchant, mga kabarkada. At iyon po ay itong hoe na nakikita nyo. Kasi itong hoe, mga kabarkada, kakailanganin natin to para makapag-enchant ta. Asan yung, ito para para makakuha tayo ng maraming oak sapling. Kailangan natin ng maraming oak sapling. So manually ko na lang silang kuunin, mga kabarkada, gamit ang ating hoe. So kailangan natin ng fortune tree. Oh, yung fortune 2. Sige, okay na rin ako dyan. So kailangan natin lumayo, mga kabarkada, kung saan dun tayo mangunguha ng oak tree saplings. Meron akong genuine question sa'yo. Sige, sige. Ano ang pinaka-paborito mong pagkain sa Minecraft? Enchanted golden apple. Enchanted golden apple. At meron ka bang isang bagay na hindi pwedeng kainin sa Minecraft na gusto mong kainin? Halimbawa, dirt. Yung amethyst shard. Amethyst shard? Buti ka pa, amethyst shard. Kasi ako, medyo nasa isip ko, parang masarap ka akong kumain ng puno eh. Kaso sabi ko, napakalaki naman ng puno na to, hindi ko makain. Kaya sabi ko, sige, kakainin ko na lang oak sapling. Oak sapling na lang ang kakainin ko. Bakit? Kainan yan! Ha? Gusto mo na oak sapling? Masarap ba yan? Masarap po! Tingnan mo, tikman mo. Uy, ano yun? May pillager! Kinukuha nila yung sapling ko! Sarap, no? Sarap, no? Mukhang kailangan ko ng toothpick. May higad pa ata yung mga nakain ko. At ang maganda dito, nature-friendly kumakain tayong gulay. Oo, totoo. Diba, may backup. Ay, may backup. Kasi itong golden carrot. Sarap na ulit. Hindi na masarap yan. Ito na ang masarap. Oak sapling. Makunat yan. Nakakain mo na yung oak sapling. Nakakapagtanim ka pa, di ba? Oh my God. Nakakapagtanim. So far, mga kabarkada, naayos ko na po ang ating squid farm. Kung nakikita nyo naman, maayos na siyang tignan. Hindi na siya yung basta nakalutang na lang at may mga chest na po doon. At kung nakikita nyo, sinisimulan ko na po magtanim ng mga sapling, mga kabarkada. At medyo may napansin ako, parang ang pangit niya tignan. Tapos nagtaka ako, di ba lahat naman ng forest sa Minecraft ganito yung itsura? Yun pala, may kulang, mga kabarkada. At syempre, madami tayo nung bagay na pwede natin gamitin para maayos yung pagkukulang na yun. At ito yun. Ay, hindi yan yun. Ito. Yan. Yan yung sinasabi ko. Oh my goodness. Napahiya pa yun. Nagre-record na nga. Napahiya pa yun. Eto po, maglalagay po tayo ng mga foliage, mga kabarkada. Of course, maglalagay din po ng kulay yan tulad ng mga flowers na to. So yan yung kulang. So kailangan ko magtanim ng mga sapling, maraming at the same time ay mag-bone meal, mga kabarkada. Kasi kung titingnan nyo, yun yung kulang. Ayan o, yung makulay, di ba? Yan yung nagkukulang, mga kabarkada. Bakit may concrete dito? Anong ginagawa mo dito, ha? So sa palagay ko, mukhang kukulangit yung sapling na nakuha natin kasi mga 6 stacks lang ata yung nakuha ko tapos yung isa ginagawa ko pang pagkain, o, diba? Talaga mauubos yung sapling, kinakain ko lahat na lang na pwedeng kainin, kakainin eh, no? Let's go, lapag lang ng sapling hanggang mapuno natin yung paligid ng industrial district natin.
Tingnan mo, dito pa lang sa view na to, ang ganda na tignan ng industrial district natin, no, 'di ba? Kapag may mga puno na nakahalo sa industrial district natin, maganda tignan, 'di ba? Oh, ganda oh. Ang lupit, men. Ang lupit. So it's a brand new day, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, natapyas ko na yung part na to. Dapat lalagyan ko ng puno 'yan, mga kabarkada. Kaso nagbago isip ko, sabi ko kasi, i-swamp tong lugar na to. So pangit naman kung magkakaroon dito ng mga oak tree, 'di ba? Eh actually ito mga oak tree na to, kaso hindi naman i-swamp yung banda doon. So pangit tignan kapag maglalagay tayo ng oak tree doon. Kaya ang ginawa ko na lang, mga kabarkada, tinapyas ko na lang po siya. Kung nakikita nyo naman, parang meron na tayong maliit na lake dito na kulay asul na bright. Ayun. Pero kung titignan nyo po, mga kabarkada, mas maganda na po ang industrial district natin. Tingnan mo naman, very nice, sobrang dami na pong puno. At syempre, napakaganda tignan. Tingnan mo naman, nabuhayan po ang ating industrial district, mga kabarkada. At sobrang sulit po nito, mga kabarkada, para pagdating ni Banayad, mga kabarkada, eh pag nakita niya ang industrial district, magugulat siya kasi sobrang dami ng pinagbago nung nawala siya. At syempre, mga kabarkada, speaking of Banayad at ang kanyang pagbabalik, umpisahan na po natin gawin ang altar niya, mga kabarkada. Meron na ako idea kung anong altar yung gustong pagawa ni Talca. Pero kailangan ko ng maraming sandstone, mga kabarkada. Kaya pupunta po ako ngayon sa disyerto at kukuha tayo ng maraming sandstone. Let's go! So yung magiging design ng altar natin, mga kabarkada, ay syempre sumusunod sa dalawa nating konsepto dito. At syempre pagduduktungin ko po kasi ito, mga kabarkada, yun po ang aking layunin. Syempre yung mga grass na nakikita nyo dito, gagawin ko pong buhangin yan para maganda tingnan. At the same time, lalagyan po natin yan ng mga decoration as much as possible. Pero syempre, dahil kailangan nga natin gawin yung altar, dahil dito tayo nagsimula, sumunod tayo dito, ang susunod na po na lugar ng ating altar, mga kabarkada, ay dito po. Diyan po natin siya gagawin, mga kabarkada. At yung ibang parts po dyan ay gagawin po natin buhangin. At the same time, syempre, kailangan mag-connect tong ating altar para kay Talca. Kailangan mag-connect yung altar natin para kay Banayad at yung dambana ni Talca. Dito siguro naisip ko kung gagawa ako ng tulay. Hindi ako marunong gumawa ng tulay, pero susubukan natin. Pero unahin na po muna natin, mga kabarkada, syempre, ay yung altar ni Banayad, mga kabarkada. At nandito na po lahat na resources na kailangan natin. Syempre, of course, very easy lang makakuha ng resources, mga kabarkada. Kasi, syempre, napakadami nating pickaxe. Wala na tayong problema pagdating. Actually, sobrang dami ko nasirang pickaxe. Yung nakikita nyo, ito, muntikan ko na siya masira. Muntikan ko na po masira, mga kabarkada. Pero kung nakikita nyo, meron na po tayo mga dark oak dito, mga sandstone, of course. At syempre, sisimulan na po natin ang ating konsepto ng altar ni Banayad. Oh my goodness, I am very excited. Gusto ko na po matapos to, mga kabarkada, para makasama na po natin si Banayad. Let's go! Let's go! Gusto ko na siya makasama. Let's go! Ano nangyari? Ba't hindi? What? Ayun, okay. Okay. So kailangan po muna natin gumawa ng stairway papunta sa may altar, kasi medyo malaki-laki itong gagawin natin eh. Kung nakikita nyo yan, eto, kung malaki yan para sa inyo, mas malaki yung gagawin natin ngayon. So gagawa muna ako ng staircase, mga kabarkada. At medyo mataas-taas yung gagawin ko, kasi mataas-taas itong gagawin nating altar. Let's go, gagawa muna ako staircase para meron tayong susundan, meron tayong base build, mga kabarkada. Kumbaga, yun yung ating magiging parisan, o diba? Very nice. Okay, so far so good, mga kabarkada. After 2 hours po, eto pa lang yung nagagawa ko. Oh my goodness, dapat talaga nagke-creative world muna ako bago ko ginagawa sa Kadakrap. Hindi pa rin ako natututo hanggang ngayon. Kasi nasa isip ko, bakit ko pa siya gagawin sa creative world? Sayang oras. Pero mas sayang oras kapag hindi mo siya ginawa doon. Kasi tiga mo, puro trial and error yung ginagawa ko. Pero so far, mga kabarkada, maganda naman po siya tignan. Kaso ang problema nga lang, eh kalahati pa lang po. Hindi pa nga kalahati yan eh, mga 20% pa lang. Oh my goodness. Isang gilid pa lang po yung nagagawa ko, mga kabarkada, at hindi pa siya tapos. Oh my goodness. So kailangan ko ulit ng another 2 hours para magawa yung kabila. Pero yun, sigurado mga 1 hour lang yun, kasi ano lang naman to eh, nagawa ko naman na yung unang design, gagayahin ko na lang. So mare-reduce na yung time, kasi nag-experiment pa ako nun, kaya inabot ng 2 oras eh. Pero so far, maganda naman, oh, diba? Diba very nice? O may paganyang-ganyang pa sa Gedli. O panis! O diba? Tapos akit tayo dito. Andito sa pinaka-ibabaw yung altar ni Banayad, na kung saan dito natin siya bubuhayin. So kailangan ko nang tapusin to para makita na natin si Banayad. Let's go. Itong kabilang side na yung susunod ko para mabilis na tayo. Let's go. Meron akong tanong sa'yo, AZ. O ano yun? Anong paborito mong pagkain sa Minecraft? Sabihin ko sana sinigang. Iba yun. Ako din. Sinigang din ako eh. Sinigang tsaka kaldereta. Sinigang. Burger. Lang. May burger ba dito? Steak.
Steak? Wala. Steak. Okay. Sige, masarap. Napapaisip pa ako nito mga nakaraang araw. Ang daming pagkain sa Minecraft. Pero, pwede ba nating kainin yung mga stairs? Mga ganito? Yan, yung mga stairs, yung mga signs, pwede ba nating kainin yan? Ano kaya magiging... Bakit makakainin? Hindi, anong magiging lasa niyan, di ba? Di ba? Di ka ba napapaisip kapag may nakita ng item? Ano kaya lasa nun? Di ka ba napapaisip na gano'n? Tanong mo sa anay, pre. Sa anay? Baka nga maano nila, masabi nila kung ano yun. Kasi ako napapaisip ako, gusto kong tikman yung puno. Kaso, masyadong malaki yung puno, hindi natin kaya yan. Tsaka baka... Tama. Baka maano yung ngipin ko masira. Kaya naisip ko, sapling na lang kainin ko. Sapling! Kinain ko! Patry nga ako! Gusto mo ba ng sapling? Masarap to! Sarap! Sarap kaya! Subukan mo! Sarap yan! Diba? Sarap mo! What the? Sarap mo! Sarap mo! Sarap! Napuno ba yung hunger mo? Napuno? Oo! Oh, diba? Sarap! Oak sapling! Dahil nakatikim ka na ng oak sapling, ano sa tingin mo ang masarap pang pwedeng kainin sa ka? Sa Minecraft. Di ba? Hindi ka ba napapaisip? Endless possibilities? Speechless. Wait na. Nag-buffer yung utak ko. This is cursed. Sarap! Sarap kaya! What? Pero, sarap po. Di ba? What the heck? Sarap, di ba? Simulation lang ba to? Charlie okay. The Chocolate Factory okay ba to? Okay na ba mga kabarkada? It is understandable. Nasira na po natin si AZ10. Confirmed! AZ10, sira na po. Again, champion ako, but at what cost? Kine-question niya na po kung paano bang nangyayari ang mga bagay-bagay. Totoo nga, masarap nga, di ba? Pagpagpagot. Naitatanim pa nga yan eh. Joke lang. Hindi ba? So, ito na po, mga kabarkada. Oh my goodness, handa na po ang ating summoning altar. Oh my goodness. Malapit na natin makasama si Banayad. Oh my goodness. Hindi ako makapaniwala na mangyayari to. Oh my goodness. Teka lang. Ngayon na ba to? Wait lang. Oh my goodness, naiiyak ako. Wait lang. So, ang kailangan natin gawin, ulo ni AZ, ulo ko, isang totem of undying, tapos siguro isama na rin natin yung ulo ni Master Zerg since 600 yung level ni Master Zerg. So, 600 plus 1,100 is 1,700, okay? Kinakain ni AZ yung oak sapling natin, kaya nababaliw na daw siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Simulan na ba natin? Oh my goodness, wait lang. Wait lang, oh my goodness. Ay, kailangan pa pala natin kunin yung isang item na nagre-represent kay Banayad, which is yung lead niya dito sa may ano niya, dito sa may Banayad Memorial Park. Asan ba yun? Wait lang, puntaan natin dito. Ito. Oops, spoiler. Hindi pala spoiler, actually. Spoiler eh. Video ko to, paano naging spoiler? So ayan po, ginagawa ko na po mga kaburkada ang ating mega build. Malapit na po siya matapos. Nilalagyan ko na siya ng mga kung ano-ano. O nakikita nyo naman hanggang sa may pinakailalim yan. At the same time, dito sa may mga gilid-gilid hanggang likod na po yan mga kaburkada. Kapag pumunta tayo dito sa may likuran, meron na din po pero hindi pa tapos. Katulad nito, hindi pa tapos. Pero malapit na matapos mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman po, mas gumanda yung mega build natin. Hindi ko alam pero personally para sa akin mas gumanda siya. Tingnan nyo naman, parang mas nagkaroon pa siya ng buhay mga kabarkada. Simula nung nilagay natin tong dalawang tower na to, tapos yung mga nasa gilid-gilid, ang ganda na tingnan, no? Diba? Very nice. Pero yun nga, oh my goodness. Banayad, March to July? No. That's going to be September. Oh my goodness, let's go. Ito yung item ni Banayad, yung leaf. Oh my goodness, ito na. Legit na talaga to. Oh my goodness. Kinakabahan ako. Makikita na ulit natin si Banayad. Oh my goodness. Sana gumana to. Talca, wag mo ko lulukohin, Talca. Pag ito hindi gumana, humanda ka, Talca. Oh my goodness, okay. Unahin po natin. Ang ulo na may pinakamataas na level sa kada craft, si AZ10, 1,100... What? Pumapasok? Huh? Oh my goodness! Isunod po natin yung kay Master Zerg. Pumapas! Tapos isunod na po natin yung atin. Totem of Undying. At syempre, para malaman na si Banayad ang ating bubuhayin. Oh my goodness! Kinakamahan ako! Wait lang! Oh my goodness! Ito na! Ano na? Ano mangyari? Hintayin ko lang to dito? Oh my goodness! Ito na!
matagal kitang hinintay. Ikaw... Manayad. Manayad. Ikaw nga. Ikaw nga! Oh my goodness! Oh my... Bakit biglang naggabi nung binalik kita? Anong nangyari? Ba't nawala yung liwanag? Oh my god! Oh my goodness! Gumana siya! Oh, yun lang! Wait lang! Ay, kababalik lang namin, wait lang. Ano ba? Kababalik lang namin eh. Ginigigil nyo, okay, ginigigil nyo. Kababalik lang namin, wait lang. Kailangan natin paumagahin, wait lang. Pumunta ako sa higaan, wait lang. Diyan ka lang manayad, wait lang. Oh my goodness, gumana siya. What? Kaya ayoko umiiyak eh. Siisipo na ako kapag umiiyak. Oh my goodness. Siya nga! Ikaw nga! Oh my goodness! Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinintay, ha? Gano'n lang pala, ha? Oh my goodness, Manayad! Oh my goodness, Manayad! Nakikita mo ba yung nasa likuran ko? Ayan, oh, nakikita mo ba yan, ha? Yan yung mga hindi mo naabutan nung nawala ka? Ano ka mo? Ay, hindi! Ayan, oh, ayaan mo na sila, ano, ayaan mo na si Street tsaka sila Ken Place. Okay lang yun, ano na, nabayaran na nila yung ginawa nila sa'yo. Tsaka aksidente naman daw yun, Banayad, eh. So, pagbigyan na natin, ang mahalaga nandito ka na, Banayad. Oh my goodness! Tsaka nga pala, Banayad, ano, may isa tayong kaibigan na nawala na, kaso hindi natin siya mababalik katulad ng ginawa natin sa'yo. Pero, alam ko, masaya din siya, at masaya rin naman kami na at least... Diba? Nakasama namin siya. Isa sa mga malulupit na Minecraft player na kilala natin. Oh, diba? Ano po nga yun? Nakasama po, diba? Ano? Ano na? Ano masasabi mo? Nakabalik ka na ngayon sa Kadacraft. Ah, ano masasabi mo ngayon, Banay? O, paano tayo pupunta dun sa kabila? Wala pang tulay. Paano tayo pupunta dun? Ah, ano? Oh my goodness. Ano? Gusto mo makita si Portem? O, sige. Puntaan natin si Portem. Ano ka mo? Bakit sapling? Kinakain ko? Natripan ko lang kasi naisip ko, sabi ko parang masarap ka ako kumain siguro ng mga bagay-bagay na hindi naman kinakain. So sinubukan ko tong sapling. So far masarap naman. Gusto mo ba? Ayaw mo? Oh, okay. Ayaw mo? Di ba? Ayaw mo. Akin lang to. Sapling ko lang to. Sige. Bahala ka dyan. Ay, wait lang, Banayad. Bago natin puntahan si Porte, may ipapakita muna ako sa'yo. Ito na. Naalala mo yung huling magkasama tayo, eh, ginagawa ko yung mega build ko? Ito na yung itsura ng mega build niya, papakita ko sa'yo. Tingnan mo. Ayan na. Tingnan mo, huwag kang kukurap, Banayad. Tingnan mo. Oh. Wala pa, hindi pa, umpisa pa lang yan. Ito na. Oh, ayan na. Ito na, ayan na. Oh! Ano masabi mo? Kita mo ba? Ha? Ano? Galing ka, ano? Pero ito talaga yung ipapakita ko sa'yo. Ito. Dito sa may banda rito, ayan, dito sa may broadcasting area natin, eh, ginawan kita ng malupit na himlayan. Oh, malupit to, syempre. Ako pa ba? Ayan, oh. Kita mo ba? Oh, diba? Ayan, oh. Ikaw yan, oh. Kita mo ba to? Ayan, oh. Banayad, March to July. Hindi ka interesado? Ayaw mo nang bumalik. Malamang, wala rin may gustong bumalik ka dyan. Panigurado, matutuwa ang mga Kadacraft member na nagbabalik ka na. Tara na, puntahan na natin si Portem. Let's go. Puntahan na natin. O ano? Namiss mo ba itong lugar na to? Tingnan mo. Oh, bago na. Oh, may mga puno na sa mga gilid-gilid. Oh, di ba mapayapa na dito, Banayad? Oh, tingnan mo pa. Oh, di ba maayos na yung ating mob farm? Oh, tingnan mo. Puno-puno ng puno yan. Oh, di ba? Ang ganda, no? Pero syempre, andito tayo para puntahan ang iyong ama. Andito siya sa taas. Wait lang. Bakit hindi ko ginagamit si Portem? Kasi ano, 'di ba kaya nga ikaw na buhay kasi nga 'di ba napapagod na si Portem, o 'di ba? Kaya hindi ko na siya ginagamit kasi kapag ginamit ko palalo si Portem, eh baka sumunod na sa iyo yan dapat. Kaso hindi, 'no, then si Portem mo. Oy Portem, ba't tinatalikuran mo 'yung anak mo, ha? Anak mo 'yan. Anak mo 'yan. Huwag mo ko titigan. Anak mo 'yan, ayan 'no.
Oo, nakikilala ka pa niyan. Ganun pa rin naman itsura mo, walang pinagbago sa'yo. Ang pinagbago mo lang, wala kang chest eh. Teka, siya talaga yan, huwag mo akong tinititigan ha. Huwag mo akong tinititigan, yan. Tama, nagtatampo na si Banayad sa'yo. Sobrang tagal ka lang kasi niyang hinintay. Namimiss ka niya na sobra. Tingnan mo, tumitingin ngayon yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, nakatingin dito yan eh. Oo, diba? Sabi ko sa'yo eh. Pero siguro mga kabarkada, dito mo na po tatapusin ang ating Kada Crop episode. Maraming salamat po sa panonood nyo. At syempre, magkita-kita tayo susunod na episode sa paglalakbay naming dalawa ni Banayad. Of course, let's go! Let's go! Ang saya, man! Ang saya, let's go!